Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang terms to consider before you buying a brand new laptop or second-hand laptop. So before that, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. At pwede nyo rin subscribe akin ng personal Facebook account na Justin Enzo and my Facebook page na Just Enzo MacBook Laptops Repairs. Dahil po sa my personal account, ako po yung nag-upload ng reels. So pwede nyo po i-follow ito at makita yung mga daily uploads ko about laptop and computers. So, simulan na natin. So, bago bumili ng laptop, maganda dito ay i-check mo muna kung matibay ba yung hinge. So, ano ba yung hinge? Ang hinge po ay ito yung neck part ng isang laptop. So, once na piniflip natin yung laptop, so pag dito po yan. Kukuha ako ng sample. This is the MacBook. Okay. So, hinge part ay ito po yan. Dito. Yung pag ginaganyan po natin. Pag ginaganyan natin, yan. So, ito yung hinge. So, once na sa mga motherboard laptop, ay kaya po sinasabi ko na terms to consider po ito dahil madali po masira ito sa mga multi-brand laptop, na po. So, mas maganda, i-check nyo muna ang hinge part. Common sa mga brand new ngayon, mga laptop, is madali masira yung ganito, hinge. So, isa sa mga common issue yan ng laptop na yan. Hindi defective yung motherboard, but yung hinge is laging sira. So, mahirap din po i-repair yan. So, DIY repair na lang po ang ginagawa namin. Mga technician, pag nag-aayos po kami ng hinge. Then, unlike po sa MacBook, ang hinge ay matibay. Kahit anong model, from 2010 up to latest, talagang matibay po ang hinge part ng MacBook. Kasi bakal po. Bakal yung ano niya. Yung pinagkakabitan, bakal din yung sa ano, yung thread. So, unlike sa laptop, is plastic lang po. Once na binigla mo yan ng sara, binigla mo ng bukas, at hindi banayad, it's possible po talagang masira yung plastic at hindi mo na may aangat na maayos. So ayan po yung pwede nyong i-check muna before you buying it. So next naman po dito is bago ka bibili is mas maganda nakahiwalay ang power button sa keyboard. So ngayon po bakit ko po nabanggit na mas maganda yan? Dahil once na naging defective yung keyboard nyo, yung internal keyboard, at nandun yung power button mismo sa keyboard na hindi nyo po mapapower on yan. Common po nagiging issue yan. At karamihan, pag may nagpapacheck sa akin, ganyan na na-encounter ko. So, ngayon, anong advantages kapag nakabukod ang power button sa keyboard? Kasi kung ikaw na magtitipid, sa pag-re-repair lang, is pwede lang i-disable internally yung keyboard. I-out, i-disconnect lang yung flex to the motherboard. So, pwede na po yung magamit ulit ng maayos ang laptop. So, gagamit lang ko ng USB keyboard for that. So, kaya mas maganda, yung power button mismo ay wala sa keyboard na po. Kasi once na nasira yan, hindi mo na po power on. Okay? So, ngayon naman po, ang pangatlo natin is kailangan SSD ng inyong laptop. So, bakit SSD? Kasi mas maganda, pag SSD na, mas mabilis ito. Mabilis mag-boot, mabilis mag-response yung laptop nyo. Kahit 4GB lang RAM, hindi naman po nakikita sa RAM nyo, no? Sa speed ng isang laptop. Nasa processor yan, and then nasa ano rin, nasa storage kung SSD. Mas maganda kung ang processor mo ay 6th gen pataas, mapa i5, mapa i3, okay yan. May sa mga brand nyo ngayon, karamihan is 12th gen, hindi ko sure kung may 13th gen na. Ang 10th gen to 12th gen sa mga naka-SSD na po. Kung bibili kayo mga second hand, mas maganda i-upgrade sa SSD, lalo kung old laptop. Okay po. At ang panghuli po na pwede kong i-advise sa inyo is yung wala pong integrated graphics na laptop. So ngayon po, disclaimer lang po, bilang sa board level technician, this is my personal opinion sa pagbili nyo na yung laptop.
So bakit ko po ina-advise mas maganda yung walang integrated graphics? Ang tinutukoy ko po dito yung may mga GPU. GPU chipset like naman GTX, 1060, 3060. Okay? So pero depende pa rin yan kung anong purpose mo, bakit kayo bibili ng laptop. Yung iba ginagamit for gaming, ginagamit for video editing. So okay naman po yun kasi ayun ang purpose nyo. Pero kung ang purpose nyo is pang work from home sa office, for typing, for schooling, so mas better po yung wala nang integrated graphics. Kasi po, as of experience namin, ayun po yung madaling masira integrated graphics. Kasi once na, lalo sa mga second hand, once na halimbawa meron kayong nira na software na mabigat, masyado po masyado yan yung GPU, no? yung graphics RAM, yung pinaka GPU chipset, once po na nag-iinit yan, ang possible po mangyari yung mga solder bond po sa ilalim ng chipset or ng video graphics RAM is pwede po magsiangatan. Kapag sa sobrang init, pwedeng hindi na kumapit mismo sa pads. At possible din, pwede rin magdikit yung mga pads. So once nangyari yun, pwede magkaroon na short circuit. So karamihan po sa mga 7th gen pataas ng mga na-encounter po namin na issue is puro chipset na po. Lalo na kung ito na mga Asus ROG, mga Alienware, puro chipset issue na. No? So ngayon, advice ko, if bibili kayo, maganda yung built-in graphics na lang. Ba? Yung mga Edge, Intel HD graphics. So, mas maganda yun kasi may chance na mas tumagal po yung laptop nyo, yung board. No? Hindi naman sinasabi natin na hindi na masisira yung laptop, pero may possible na tumagal ang inyong unit kapag wala pong integrated graphics ang inyong laptop. So and again, this is my personal opinion as a board level technician. Pwede nyo rin po to i-apply bago kayo bumili ng isang laptop. So ngayon kung second hand yan, mas maganda busisiin nyo po muna, i-check, i-analyze yung lifespan, kung gano'n nakatagal yung isang laptop. So, ayun lang naman po sa video na ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sumasabay-bay sa ating YouTube channel. And again, don't forget to like and subscribe. Just Enzo dito sa ating YouTube, pati na rin po ang ating Facebook Reels sa Facebook page. Pwede nyo po i-follow ito. So, maraming salamat po at see you on my next vlog. Bye-bye!